The UP Marine Science Institute expects the oil spill from the MT Terra Nova in Bataan to reach Metro Manila by today. For more on this, we speak to Dr. Charina Repolio of UPMSI. Ma'am, magandang hapon. Thank you for joining us this afternoon. Magandang hapon po sa lahat at sa inyong viewers. Good afternoon. Prof ba kayo, Prof? Yes po, Assistant Professor. Good afternoon, Assistant Professor. Sa UP kasi, iba yung Assistant Professor sa Prof. Tsaka versus lecturer. Medyo important. I suppose marami nagugulat na aabot pala ng Metro Manila yung oil spill. Kasi di ba, parang Bataan seems so far away. Then they forget that nasa Bay Area lang tayo at aagusin ng current. But what do we expect? Hanggang saan naabot? Tsaka dagdag doon sa tanong ni Ed, Prof, ibig sabihin ito, hindi lang ito engine oil. Galing na ito doon sa mismong cargo. Oh, yeah. So that was the projection po na ginawa namin yesterday and was released in our number 2 bulletin sa MSI website. So nalista po doon yung mga potential areas na apektado. So yung Noveleta, Rosario, Tansa. Yes? And then Naik, Ternati, Cavite, and then Metro Manila for today. Professor, are you also monitoring? Kasi merong report kami ngayon from the Philippine Coast Guard. Ang sabi nila, yung pinaka-latest daw niyang aerial inspection, mukha daw hindi magiging oil spill, meron lang daw oil sheen. Mm-hmm. Do you have the same similar findings? So sa amin po kasi projection yung tinitingnan namin based doon sa satellite images no extent ng oil na meron tayo. Yes. So from the ground we are coordinating also with Coast Guard and DNR. Kailangan namin malaman saan ba talaga yung oil spill, tama ba yung projection namin? Yes. Kasi that way we can validate na tama yung projection ng model. Prof, bakit ganun kalaki yung agwat dun sa oil sheen at saka oil spill? Dahil hindi naman yan na, hindi naman yan na labeling lang eh. Tingnan mo, yung pinapakita na ito, mukhang oil spill talaga yan, no? Technically po kasi pag sinabing sheen, mas thinner yung manifish ng oil. And then pag slick, yun na yung makapal. So kapag oil sheen, ano yung pinakamabilis na pang-collect? Kino-collect yan, di ba? Para mabawasan nga yung dumi. Ano yung method to contain an oil sheen? Saka mga gaano katagal kaya kung ganyan? Pag sheen po, manipis pa, usually ang ginagawa nila ay nilalagyan ng dispersant para madali yung kaniyang natural degradation of the water. And kapag slick na siya, makapal na siya, then it's time to skim it. Siniskim na nila. Di ba, Prof, ginagamit din dyan yung mga buhok? Kailangan na ba namin magpagupit ni Edling Gao? Ako kasi wala akong masyadong maibibigay eh. Oo, tama, buhok. Oo, buhok yung ginagamit dyan. Oo, bigote mo. Oo, kaya wala akong masyadong mailalagay eh. Kaya ikaw na lang. yung buhok ginagamit. Pero kung oil sheen pa lang, do you need to declare na fishing ban? Kasi nag-aalala din yung fishermen themselves are worried na baka nga baka ko yung mahuhuli nila eh, baliwala rin eh, madumi. Kailangan na ba? For example, in Limay, yung mga nandun sa Limay, Bataan, they're worried na baka daw kailangan na mag-declare. I think ang makakapag kung kailan tayo magde-declare would be our BFAR. So sila mag-determine kung okay pa ba ang fish activity or kailangan ng iban. So I think I would give that to the BFAR department noon para sila yung mag-announce if it's really need to have the fishing ban in the area. Prof, namo-monitor niyo rin ba yung isa pang oil leak na nangyari earlier during the storm? Pangalawa. Pangalawang na nalubog, ang hinihintay po namin ngayon ay bagong satellite image kung makikita ba na merong tumatagas sa kanya from the satellite. And unfortunately, wala pong pass ng satellite kahapon. So yung hinihintay namin ay ngayong araw. And once we have that, then we can run another simulation using the new image.
Ma'am, I suppose your simulations so far are regarding dispersal of the oil. I mean, kung saan naabot yung oil. Pero as far as impact of the oil on the marine science, on the marine animals dun sa area, do we have any projections? So, ang pinuprovide po namin itong mga potential air... Ma'am, sorry, baka naputol. Wala. Nag-ano yata siya. Ah, nag-freeze out. Ayun. Ma'am, can you hear us? Yes, ma'am. Yeah, can you go for it again? Oh, yan na, okay na. So, okay we are working with our DNR. So, whatever data what we have, yung impact ng oil spill projection are provide. Nawala ulit. Ano ba yung status ng marine ecosystem natin around the Manila Bay? Ma'am, sorry, we lost most of what you said. Pwede pa ulit. Sorry po, we lost most of what you said. Nabuti namin Manila Bay na lang. Can you repeat? Oh, sorry, ma'am. Pag-iulit lang po, pakiulit. Okay. Oo. Yeah. So, yung result po ng aming projection ay pinuprovide din namin po sa DNR. Yes, ma'am. And with the result, sila po yung nagdetermine at nagmo-monitor kung ano po yung status on the ground doon sa coastal ecosystem natin na apektado. Pero kasi we're talking about if I remember correctly 1.4 million liters although most of it is still in the vessel but I think that's one of the bigger oil cargo na lumubog and potentially I suppose potentially that's catastrophic kung makaalpas yan. Am I correct? Is it a potentially massive problem? I think in terms of volume times 2 itong volume ng tanker na nalubog nasa tanke niya. Pero in terms po kasi sa characteristic ng situation noong Mindoro at itong Manila Bay ay magkaiba po sila. Okay. Yung kagandahan po ngayon dahil sa Manila Bay ay nalubog yung barkong ito sa mababaw na parte. So yung access ay mas madali at kung pagsasara ng mga valve ay nagawa nila ngayon dito sa Manila Bay, yan po ang hindi nagawa doon sa Mindoro. So we're expecting na once ma-contain ito at ma-prevent ng Coast Guard yung further leaking of the oil, mas maku-contain po natin yung oil spill. So it should be easier to handle this crisis compared to yung Princess Empress in Mindoro. Tama po. Pero as far as the oil products are concerned, magkaiba ho ba sila yung Mindoro versus tong nasa ano, Manila Bay? So, ang ano po, yung analysis ng content... Nawala. Text information para makita kung ano talaga eksakto yung ano, yung para chemical composition ng oil ng bawat bako if you compare it to vessel na ano po, sa Mindoro at sa Manila Bay. Okay. Na apoy pag madali po. Madali po bang ano? Kunin na lang yung buong ano, barko. Or it's too hard. Kasi medyo mababaw lang naman siya. Yeah, ang kailangan ko kasi bawasan yung laman lang para madali siyang umangat. So dapat bawasan muna yung laman niya and once na bawasan siya, aangat yung barko tsaka siya itutong pa punta ng malapit sa coast ng area para doon continuously ay ma-remove yung ma-siphon ng lahat ng fuel doon sa tanke niya. But kailangan pong bawasan muna. Ano yung status ng pagsipsip ng laman, Professor? Dahil parang tumatagal eh. At habang tumatagal, lalong nagiging delikado yung possibility ng major oil spill. Yeah, I think our Coast Guard are doing their very best no, na ma-umpisahan na itong pagsasiphon na ito. So, ang first, I think, na ginawa nila, yung biggest development that they had, ay yung pag-close ng lahat ng valve na nag-leak since kahapon. So hopefully po may umpisa na nga talaga nila yung pagsasiphon ng oil doon sa tangke ng barko. Yung Coast Guard ba ang gagawa niyan, Prof? O yung salvage team na kinontrata nila? Ano? I don't have the information po no, kung ano yung sino ba skill set yan eh. Doon. Maybe we can ask our Coast Guard on that. Hindi kasi nila skill set yan eh. Usually, nag-hire sila ng mga foreign salvage company firm, na merong mga instruments, equipments para gawin yan. Yeah. Kailangan po, cautious din talaga sila kasi once na duling siphoning yung process niyan, pag may nag-leak, delikado. Kaya kailangan expert dito.
nakakatawa. Yes. Pero ayun nga, it's also a question of time. Habang tumatagal at maraming mga intangibles na nangyayari sa dagat at saka sa weather, eh mas lalong delikado. Yes po. Kaya dapat ma-contain talaga as soon as they can. Tsaka ma'am, dyan mas kailangan ng mga volunteer. Oo. Hindi, yung mga magaling sumipsip. O, hindi security detail ang kailangan. Kailangan, kailangan ng maraming politiko dyan. Oh. At saka maraming buhok. Confirmed na na yung pinaka-container ng cargo is intact. Hindi siya na-damage. That's what we, the Coast Guard, are saying, but we can confirm from the intact pa rin. Kasi from the news, you can see naman na na-seal nila yung mga valves. Oo. Oh. Yeah. Okay. Okay. Maraming salamat, Dr. Charina Repolyo ng Marine Science Institute ng UP. Thank you for joining us this afternoon. Thank you, ma'am. Thank you, Professor. Salamat, Professor. Thank you.